Hi mga best! Welcome back sa ating channel. Sorry kung medyo ganito yung boses ko kasi may sipon ako. Medyo masama yung pakiramdam ko kasi di ba masama rin yung panahon. So yun, nagkasipon ako. Tapos huwag naman sana akong uguhin. Ngayon, didiscuss naman natin yung 3 major foods na hindi dapat kainin ng mga kung may acne ka or tingin mo acne prone skin ka talaga. Ito yung mga foods na dapat mong iwasan, dapat mong i-abstain hanggat maaari, huwag mo na siyang kainin, ganun. Kung hindi naman talaga kaya, i-minimize mo na lang. So, number one. Ito talaga yung unang-una. Siyempre, di ba, lagi naman na nating naririnig na umiwas tayo sa ganitong food, umiwas tayo sa ganito, ganyan. Tapos, kasi makakapag-worse yun ang acne natin. Oo, kung kaya naman natin, huwag na talaga nating i-take. Kasi nakakapag-worse talaga ito ng acne. So, proven. Kasi ito, galing nga rin ako sa ganyan. Galing rin ako sa maraming acne before. So, hanggat maaari, iniiwasan na natin mag-take ng mga ganitong klase ng pagkain. Number one, ito, alam na natin to. Number one is sugar. Bakit nga ba dapat nating iwasan yung sugar? Kasi ang mga refined carbohydrates, nagpapataas yan ng blood sugar natin na nag-i-increase din siya ng insulin. So, yung insulin na yun, nakakocontribute yun para sa pag-develop ng mga acne. So, halimbawa, may acne ka na. Nagagawa pa nung mapaworse yung mga acne mo pag madalas kang kumain o pag madalas kang mag-consume ng mga may sugar na pagkain. Ano ba yung, halimbawa, mga candies, chocolates, donuts, yung mga ganyan, soda, yung mga soft drinks, yung mga sweetened beverages, ang tataas niyan sa sugar, pati yung mga instant coffee, sobrang taas niyan sa sugar. So, hanggat maaari, iwasan natin yung mga ganong foods. So, number two, dairy products. Oo, sobrang hirap iwasan ng dairy products talaga. Kasi halos lahat ng food ngayon talagang may dairy, ganyan. Kung hindi naman talaga hayang iwasan yung dairy product, iwasan natin yung mga food na may milk products, lalong-lalo na talaga yung milk. Marami ng study yung nagpapatunay na yung milk, nagagawa niyang palalain yung situation ng acne mo. Halimbawa, may marami ka ng acne or may acne ka na. Pag lagi ka pag nagko-consume ng mga milk products, lumalala pa niya, kaya niya pang napapalaki niya pa or napapalala pa niya yung situation ng acne mo at napapadami pa niya. Kumbaga, natitrigger ng milk products yung acne mo para mag-worsen siya. Ganun. So, hanggat maaari, iwas tayo sa milk at kung kaya rin natin, iwasan natin yung mga dairy products. Yung sa milk products naman, mas naaapektuhan ito yung mga teenagers hanggang sa young adults. So, mas matindi yung effect sa kanila ng mga milk products, lalo na yung mga regular na nagko-consume ng milk, madalas kumain ng mga ice cream, yung mga ganun. Mas madalas talaga yun nagtitrigger sa mga teenagers hanggang sa young adult. Ganun. So, kailangan natin siyang, kung hindi man talaga kayang iwasan or hindi man talaga kayang itigil, i-minimize natin yung pag-consume ng mga ganung products. Number 3, ito, talagang kahit naman siguro wala kang acne, dapat talaga umiwas tayo dito. Number 3, fast foods. Kasi ang fast foods, pumayag ka man o hindi, junk foods yan. Talagang junk foods ang makukuha natin sa fast food kasi bukod sa high in cholesterol yan, ang taas din ng calories niyan. Number 1 dyan yung mga burgers, yan yung mga fried chicken, fries, hot dogs, o yung mga ganon. Tapos, mga soda, yun nga, mga milkshake, dapat iwasan din talaga natin yun kasi nga, rich in calories nga yan, rich in fat, refined carbo, yun nga, diba? Kailangan nating iwasan yung mga ganong klase ng pagkain. Kasi eto nga yung mga foods na nakakapagpa-worse ng acne natin, ng nagpapalabas ng bad skin natin, so nagpapa-breakout sa atin. So kung may swerte na lang kasi talaga, meron talaga mga tao na hindi talaga pimpulin, ganun. Hindi talaga sila nagkaka-pimples kahit siguro kung anong kainin nila, ganun. Or siguro mabagal lang yung development ng mga pimples nila, ganun. Ayun, so eto naman, kasi nga ayun yung 3 major foods na dapat talaga nating iwasan kung may acne ka na or kung acne prone skin ka talaga, iwasan mo yun. So naman, ano naman yung mga dapat kainin ng mga maraming acne or maraming pimples, mga acne prone skin, ano naman yung mga foods na makakatulong sa kanila para malesen yung mga acne na meron tayo. Kasi di ba sobrang hirap talaga na sobrang hirap na meron ka mga acne. Talagang as in, talagang nakakababa siya ng self-confidence mo.
So, ano naman yung mga foods na dapat natin kainin, na dapat mas, ito yung regular na kainin natin, talaga, sa daily basis, dapat ito yung meron tayo, ito yung i-consume natin, hanggat maaari, large amount ng mga ganitong foods yung kainin natin. So, number one, foods na rich in omega-3. O, omega-3 kasi talagang good for the heart and good for the skin. So, yan, malaking tulong yan para mag-clear out yung skin natin. So, kung meron tayong mga acne, uneven talaga yung skin natin, bad skin talaga, yung omega-3 nakakatulong talaga siya para unti-unti maki-clear na yung skin mo. Bakit? Kasi ang omega-3 or fatty acids, meron siyang anti-inflammatory. So, yung mga acne mo, mapipigilan niya yung pamamaga or kung ano ba, yung paglaki ng mga acne mo yun, kaya mape-prevent yun. So, kayong regular consumption ng omega-3, pag madalas ka nga mag-take ng food na may omega-3 or madalas ka mag-take kahit yung mga supplements na omega-3, maganda na rin yun. Kasi hindi naman lahat nakukuha natin sa food na, hindi naman lahat kaya nating kunin sa food dahil hindi naman pwedeng araw-araw yun na lang yung kakainin natin. So maganda rin yung mag-take kayo ng mga supplements na omega-3, makakatulong talaga yon. So kung mapapababa rin yung risk ng pag-develop ng acne pag regular kayo nagtitake ng omega-3. Tapos, ano yung mga foods na may mga omega-3? So, bukod sa supplement, ito yung mga foods na rich in omega-3. Yung mackerel, salmon, chia seeds. Ayan, gumawa na ako ng video tungkol sa chia seeds kasi nga very high in omega-3 talaga yan. Higher than salmon, 100% higher than salmon ang chia seeds when it comes to omega-3. So, panoorin nyo rin yung video ko nun. Sobrang big help rin yun sa inyo. Tapos oysters, anchovies, sardines, yung mga ganun. Ito yung mga foods na rich in omega-3. So, number 2, kumain ka ng mga foods na rich in probiotics. Ano naman yung mga rich in probiotics na food? Mga yogurt, kimchi, o lahat naman tayo siguro mahilig sa kimchi, mga miso, pickles, yon. Makakatulong talaga siya para magkaroon ka ng better skin, clear skin. At ito, isa to sa mga favorite ko, green tea. So, dapat talaga nagtitake. Mapapansin nyo, di ba, sa mga Chinese, sa mga Taiwanese, sa mga Korean, di ba, ang kikinis ng skin nila kasi ang hilig nila mag-tea. Hindi kagaya natin na mahilig tayo mag kung ano-anong soft drinks, mga coffee, ganyan, milk tea. So, ano, subukan natin talaga yung regular tayong mag-tea as in everyday, mag-tea ka. Yung tea talaga na ano, yung tea talaga na yung mga nasa tea bag, yung ganon, okay din yun. Okay rin naman yung mga tinitimpla na tea. Ganon. Sobrang big help talaga siya. Ang tea kasi, ano yan, may antioxidant yan. So, pag nakiklear na yung body natin, natatanggal rin niya yung mga bacteria na pwedeng mag-cause ng acne. Tapos, ang green tea kasi, meron siyang polyphenols na nagre-reduce ng inflammatory, yun nga yung pamamaga ng mga acne, mare-reduce niya yun, tsaka nalo-lower niya yung sebum production. So, kung yung sebum kasi, yun yung parang oil na lumalabas sa face natin. Eh, di ba pag oily yung face natin, mas nagiging acne-prone yung skin natin dahil nga dun sa oil. So, ang ginagawa naman natin, kinocover natin na kinocover ng powder na kung ano-ano para lang mawala yung oil. Pero, ang dapat natin dyan talagang ang dapat nating pigilan yung pinaka-source nung nagpo-produce ng sebum. So, yung green tea, isa siya sa nakakapagpa-reduce ng sebum production ng skin natin. So, napakaganda talaga niya. At saka, ang green tea extract, pagka nilagay mo siya sa acne mo, halimbawa, di ba, worse niya yung acne mo or may acne ka, ganyan. Pag nilagyan mo siya ng green tea extract, hindi na siya, mapipigilan niya na yung pwedeng pwede pa niyang mamaga or magnana, ganun na pipigilan na yon ng green tea extract pag nilagay mo siya directly doon sa acne mo. Tapos, turmeric. Ito, very helpful din ang turmeric. Hindi lang for acne, hindi lang for skin, for better health din. Kasi nagto-turmeric rin kami. Kasi nga, mahilig kami sa mga tea, mahilig kami sa mga health drinks talaga. So, ang turmeric naman, meron siyang tinatawag na curcumin. Ayun, ang curcumin naman, nag-help siya mag-regulate ng blood sugar. Kasi nga, di ba, yung blood sugar nakakapagpa-increase ng insulin na nakakapagpa-trigger ng mga acne. So, kapag ka nare-regulate ng turmeric yung blood sugar mo, so hindi tataas yung insulin mo. Tapos, mare-reduce din niya yung pag-produce ng mga acne mo. Or kung wala ka,
or kung may mga acne ka na, mapipigilan na niyo yung pagdami at makakatulong din siya sa pag-clear out ng skin mo. Tapos, napipigilan din ng turmeric yung pag-build up ng bacteria na nagkakos ng acne natin. So, number 5 naman na dapat nating i-take ay vitamin A, D, E, at zinc. So, dapat kumain tayo ng mga foods na mayaman sa vitamin A, D, E, at zinc. Ano na nagagawa nito? Kasi yung mga nutrients na yan, very crucial yan. Talagang kailangan natin sila sa health natin, kailangan natin sila sa body natin. Saka napapatibay rin nila yung immune system natin. At saka yung vitamin C, sobrang importante na meron tayong high dose ng vitamin C everyday. Kung kaya natin magpa-inject ng vitamin C, the best yun. Kasi ang vitamin C, kailangan natin yan araw-araw. So, dapat talaga nagba-vitamin C tayo, yung mataas na dosage ng vitamin C. Ngayon, kung hindi naman natin kaya kumain siguro ng 10 orange everyday, so, mas maganda, mag-invest na tayo sa mga supplements na high in vitamin C talaga. Tapos, ano ba yung mga foods na rich in vitamin A? Yan naman yung mga eggs, yung mga yellow and orange fruits and vegetables, pati yung mga green and leafy vegetables, mayaman rin yan sa vitamin A. Hindi lang yan good for skin, good for eyesight rin siya. Tapos sa vitamin D naman, makukuha mo yan sa mga tuna, beef liver, egg yolk, and cheese. Yun yung mga samples ng mayaman sa vitamin D na mga foods. Yung vitamin E naman, makukuha mo siya sa mga nuts, kagaya ng mga salmon, hazelnuts, ganyan, mga peanuts, tapos sa mga seeds, sunflower seeds, flax seeds, ganyan. So, mayaman yan sa vitamin E. Tsaka meron na rin namang mabibili ngayon ng mga supplements na vitamin E. Make sure lang na yung bibilihin nyo ay natural. Kasi meron ng synthetic na vitamin E. Alam ko, mas marami yung synthetic na vitamin E na binibenta sa market. So, tatanungin nyo rin kung yun ba yung natural or synthetic. So, go for natural. Dun lang tayo lagi. And sa zinc naman, dahil very important talaga to sa skin, at yung zinc talagang nakakapigil to ng pagdami ng mga acne, at saka kaya niyang patayin yung mga acne na meron ka na. So, sa zinc, meron lang din naman nabibili ng mga vitamins, mga supplements na meron ng zinc, may kasama ng zinc. Tapos makukuha nyo rin to sa mga meat, shellfish, mga seeds kagaya ng hemp seeds, flax seeds, mga nuts kagaya ng cashew, eggs, and dark chocolate. Favorite ka ng dark chocolate. Sana nakatulong sa inyo tong video. So, hanggat maaari, kung kaya talaga nating iwasan yung 3 foods na talaga nagpapa-worse ng acne natin, na hindi talaga siya nakakatulong sa skin natin, kung talagang kakain tayo ng mga ganun, hindi lang siya sa skin masama, even sa health natin, talagang wala siyang matutulong. So, hanggat maaari, stop natin yung pagkain ng mga ganun. Huwag na tayong mag-consume nun. At ang mas kainin natin, mas gamitin natin, yung mga dapat nating i-take, yung mga sinabi ko nga na pampa-clear ng skin, pampa-clear din ng body natin. Kasi mostly dito sa mga nabanggit ko na dapat natin kainin, antioxidant siya. So, yun lang. Hope this video will help you. At saka, kung meron kayong gustong, kung meron pa kayong mga questions, tanong nyo lang sa comment section natin. At kung may gusto kayong topic for the next video, pwede nyo rin siyang isuggest. So, comment lang kayo sa comment section. And nga pala, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, make sure na mag-subscribe ka na and hit the bell icon para wala kang mamiss sa mga videos na ina-upload ko. And kung nakatulong sa itong video, please like this video and share na rin sa iba para din makatulong sa kanila. Bye-bye!